Today, we delve into a recent event that sparked significant interest and debate. We turn our attention to the fifth day of the Laban Kasama Angbayan prayer rally, where Kar Erik of SMNI News Channel took the stage to passionately denounce the abuses of the government. Chronologically, the event unfolded with Kar Erik, despite his hoarse voice, standing before the crowd. His words echoed through the gathering, painting a vivid picture of a country grappling with issues of governance and corruption. He did not hold back, highlighting the greed of the current administration under Marcos Jr. His accusations were pointed, claiming that Bongbong Marcos was subservient to the United States. Kar Erik's speech was not just a litany of accusations, it was a call to action, a plea for resistance against the current government. His message was clear: the people have a right to good governance, and they should stand against any administration that denies them this right. His words resonated with the crowd, a testament to the growing discontent and the collective desire for change. But this event was not only about a single speech. It was a manifestation of a broader movement, a prayer rally that brought together citizens united by a shared vision of better governance. To summarize, the fifth day of the Laban Kasama Angbayan prayer rally was a significant event. Kar Erik's speech highlighted the perceived abuses of the Marcos Jr. administration, accusing it of serving foreign interests over the needs of its own people. But more than this, his speech was a rallying cry for resistance, for unity, and for the pursuit of good governance. This event serves as a stark reminder of the power of collective action and the importance of holding those in power accountable. It's a testament to the role of public discourse in shaping the future of a nation. And while the issues raised are complex, and the road to resolution may be long, the message is clear. The fight for good governance continues. For those interested in following the developments of this story and others like it, SMNI News Channel provides regular updates across various social media platforms and news outlets. This is a story that continues to unfold, a narrative of a nation's struggle and its unwavering pursuit of a better future. Hindi ko. Boses ko ito. Pero susubukan kong magpahayag sa harap ninyo ngayong hapon na ito. Hindi totoo. Sabi ng mga tagapagtanggol ng gobyernong ito, hindi daw totoo na hindi nangyari ang 20 pesos na presyo ng bigas, sapagkat ang ebidensya na mayroong 20 pesos na bigas ay nandito. Ito ang 20 pesos na bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. 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 Hindi totoo na inuuna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, sapagkat kung totoo yon, hindi niya itutulak ang hindi kailangan na pakikipagdigma sa China na mamawala ang $100 billion trade relations ng bansa sa China kapag nagkaroon ng digmaan sa ating bansang ito. Kabayapan, hindi digmaan! Kabayapan! Halos 20% ng ekonomiya ng bansa ay nakasandig sa dugo at pawis sa paghihirap ng mga manggagawang Pilipino sa abroad, kagaya nitong grupo ng kilusang Pilipino na mga OFW na naghihirap
sa labas ng bansa. Ang ekonomiyang nabubuhay sa dugo at paghihirap ng kanyang mga mamamayan na nagpapaalipin sa mga dayuhang bansa ay isang lipunan na may sakit ang ating ekonomiya. Pero ipinapaniwala ng gobyernong ito ang ganyang kalagayan. Anong uri ng pagmamalasakit mayroon ang gobyernong ito? Habang nagrarally ang taong bayan at nagtitipon sa malpayapa at malayang pamamahayag, ang mga tambaluslos na politiko ay pilit niloloko ang ating kababayan sa pamamagitan ng pagpapaikot ng mga ayuda na hindi naman nila pera, subalit yan ay nanggaling sa kaban ng bayan. Tambaluslos, wala kay pulos! 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 Bilyon ang pondo na ito ay bilyon-bilyon na hinahanap ng sambayan ng Pilipino. So dalawang isyu na, tatlo. 15-year high ang pagsirit ng presyo ng bigas at halos hindi maramdaman ang intervensyon ng gobyerno para maampat ang hindi maagapan na pagsirit ng sobrang mahal na produkto sa gasolina, petrolyo, kuryente, tubig, bigas at pagkain. Kanino isisingil ng mamamayan ang pananagutan sa ganyang kinakaharap na krisis ng ating bansa kung hindi sa gobyernong ito? Bagong Pilipinas, mahal na lahat! 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 Samantalang nagtatago sila ng bilyon-bilyon na pundo sa DSWD, sa DPWH, sa Department of Labor and Employment, hindi lantad at hayag na ipinapaliwanag sa mamamayan kung bakit kailangan ang mga pundong ito ay tumaan sa mga politiko, lalo na sa opisina ni Tambaluslos. Hindi mo pera yan! 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 Sa taong ito, inaamin mismo ng gobyerno na mahigit 2 milyong kabataan ang hindi nakapasok sa high school at elementary, at mahigit 1 milyon, kalahating milyon, 1.5 million ang hindi nakapag-enroll sa kolehiyo. Bakit ganito na mayroon tayong universal free education? Bakit nagaganap ang ganitong pagkawala ng oportunidad na makikaroon ng serbisyo sa edukasyon ang bawat batang Pilipino? Bakit? Yan ang dahilan kung bakit nandirito tayo. Ang tawag dyan ay ang kawalan ng panlipunang katarungan. Social justice. Yan ang hinahanap ng mamamayang Pilipino. Social justice. Katarungan, panlipunan, yan ang sigaw ng mamamayan. Hustisya! 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 Hindi mapuntuhan ang mga pampublikong ospital. Kulang ang suporta sa pampublikong paaralan. Sahod ng mga guro at empleyado ng gobyerno, subalit inilusot nila ang katakatakang 14 billion pesos sa COMELEC para daw mag-referendum sa charter change. Hindi ba yan katarantaduhan at kawalang mudo sa gobyernong inutil at insensitive? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera!
nagbubugbog pagtitiis na nagtiyaga ang mga katutubong kapatid natin na sila'y mapakinggan ng nakaraang gobyerno upang ang kanilang dangal ay marespeto, ang kanilang kabuhayan ay mabigyang pansin, ang kabutihan at kapayapaan ng kanilang komunidad. Subalit sa ilalim ng gobyernong ito ni Bongbong Marcos, ibinibenta ang mga lupaing ni Nuno sa monopolyo ng mga mining corporation at tambuhalang mga tayuhang monopolyo na korporasyon sa ating tayuhang umapasok sa ekonomiya natin. Justisa! 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 Sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, pilit nilang kinakapon ang papel at tungkulin at kapangyarihan ng National Commission for the Indigenous People, at ito ay gagawin nila para mapabilis ang pagpasok ng mga tambuhalang korporasyon sa pagmimina na walang boses, sa pagtatanggol ang mga katutubang pamayanan. At ang isa sa mga malaking korporasyon ay grupo ni Speaker Martin Romualdez. Tambaluslos, wala kay pulos. Wala kay pulos. Tambaluslos, wala kay pulos. Wala kay pulos. Tambaluslos, wala kay pulos. Tambaluslos, wala kay pulos. Wala kay pulos. Pilit nilang inililihis ang ating atensyon na dapat daw makipagdigma tayo sa China. Sumulong ang mga sundalo at pulis at mamamatay sila tiyak sa isang digmaan na hindi dapat nangyari. Bakit? Sapagkat yan ang utos ng Estados Unidos kay Bongbong Marcos na palakasin ang sitwasyon ng digmaan sa rehiyon natin upang ang kompetisyon sa pagitan ng Amerika at ng China ay magmumula ang paghahari at kontrol ng China at ng Amerika, at ang kawawa, matadamay ang bansang ito at ang ating mga sundalo, pulis at mamamayan, pati tayo ng mga sibilyan ay mamamatay at magugutom kapag nangyari ang digmaang sinusulsulan ng Amerika at sinusuportahan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kapayapaan, hindi digmaan! Kapayapaan! Pinakamalaking bumibili ng high-grade nickel mineral sa buong daigdig ay ang China, at ang pinakamalaking pinanggagalingan ng high-grade nickel ay sa area ng Surigao. Kung yan ang dididigma natin sa China, libo-libong manggagawa sa nickel mining sa Surigao, Sumitomo, Taganito at Nickel Asia, at libu-libong pamilya nila ang magugutom at mahigit 10 bilyong dolyares na negosyo sa export ng nickel mula sa Surigao ang mapuputol. Papayagan natin na tatahimik tayo sa walang saysay na panunulsol sa pakikipagdigma. Kapayapaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Kung makukulong ako muli, sasabihin ko sa inyo, sa gobyernong ito ngayon, ang may kapangyarihan bilang Speaker of the House at bilang maliit na diktador na nakasandig sa presidente at sa asawa ng presidente ay si Martin Tambaluslos. Pero, siya din ang isa sa pinakamalaking nagkokontrol ng negosyo ng minahan at media sa Pilipinas. Hindi ba yan nakakagalit at nakakasuya para tayo ay manahimik na lamang? Pusapos! Tambaluslos! Kapulo!
Tambaluslos, Pusabaho! Kaya mamaya mag-practice tayo. Kahit paos ako, ang magagaling ng backup band ng Kingdom of Jesus Christ ay re-request ko. Ito ang ating gustong ipaabot sa mga galit at sakim at nangaalipin sa ating bayan. Mamamayan ng daigdigan, magbangon at lumaban. Practice liwat. Mamamayan ng daigdigan, malindigan. Go! Mamamayan, malindigan, magbangon at lumaban. Okay. Mamamayan, malindigan, magbangon at lumaban. Uring api magbalikwas. Uring api magbalikwas. Mula sa puno, mamamayan ng daigdigan, magbangon at lumaban. Uring api magbalikwas. Mga galit at sakin, libulin, labanan, tutulan, itakwin. Libulin, tutulan, itakwin. Ulit. Mamamayan ng daigdigan. Go! Mamamayan ng daigdigan, magbangon at lumaban. Uring api magbalikwas. Uring api magbalikwas. Mga galit at sakit, lipulin, tutulan, itakwin. Lipulin, tutulan, itakwin. Lipulin, tutulan, itakwin. May chorus yan. Ito'y isang laban na tatapos sa ating kaapihan. Ang mga kahaman at ganit di dapat na mabuhay. Lipulin silang lahat. Lipulin silang lahat. Sa chorus. Ito'y huling laban na tatapos sa ating kaapihan. Ang mga kahaman di dapat na mabuhay. Lipulin silang lahat. Lipulin silang lahat. Ang taong, ang bayan, hindi magagapi. Ang mensahe natin, bakit tayo nandito? Sapagkat isinusulong natin ang mabuting pamamahala. Naninindigan tayo kontra sa korupsyon. Isinusulong natin ang pagtatanggol sa karapatan, kabutihan at kagalingan ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ng mga kapatid nating katutubo, kababaihan, kabataan, empleyado at kawani, manggagawa, magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga maralitang lungsod, at iba pa, pati mga manggagawa sa abroad, sapagkat sila ang tinatawag na sambayan ng Pilipino. At ang tungkulin ng mabuti at matino na gobyerno ay lutasin at bigyang katarungan ang kanilang direktang kalagayan na kinakaharap, at hindi na ito'y lokohin, alipinin, alipustahin, lokohin, at ang lalo sa higit ay pagnakawan pa ang kaban ng bayan. Kaya nandito tayo ngayon. Katarungan, ipaglaban! Katarungan, ipaglaban! Katarungan, ipaglaban! Katarungan, ipaglaban! Katarungan, ipaglaban! Mula sa likod ng nasunog na post office hanggang sa harap, kasama ang mga Muslim Brothers, Overseas Filipino Workers, Die Hard, Duterte Supporters, NCR, and Luzon, at buong sambayan ng Pilipino, ito ang dagundong, pati sa social media. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo! Sa mga galit at sakim na politiko! Sa mga galit at sakim na politiko!
bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Asakit na politiko. Sigaw ng sambayan ng Pilipino, katarungan, mabuting pamamahala, walang digmaan, kapayapaan, at walang kurakot at sakim sa ating bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Sa inyong pagtsatsaga, pagsasakripisyo, at pagpupuwis ng kaligtasan at ng inyong kabutihan. At sama-sama tayo para sa bansang Pilipinas.